For the record, may apat siyang anak. Kung buot huna-hunaon, kung sa Bisaya pa, upat iyang anak. Diyos ko Lord, ang iyahang birlot ba yun? Grabe naka-warn-warn. You know what I mean? Like, warn-warn na siya kaayo. Welcome back dito sa ating channel. Ayan, andito na naman ang inyong lingkod, ang inyong Mama Bells, ang inyong Lovey Dubs Yo. At magbabalik na naman tayo dito sa ating pag-re-react, mga loves. It's been a long time. At kung nakikita nyo sa mga past reaction ko, iba yung setup natin dahil ngayon ay nasa Pilipinas po tayo. Ayan! So ayun na nga mga Lovey Dubs, nasa upuan lang tayo at medyo hindi tayo magpapasigaw dito ng bongga kasi yung anak natin natutulog. Pero I will try my best na mag-react talaga ng bonggang-bongga mga Lovey Dubs. Pero bago natin tatalakayin yan, gusto ko lang welcome ang mga baguhan dito sa aking channel. Ayun po, welcome po. Ako po ang inyong lingkod, si Mama Lhanli. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para sa mga madaming chismis dyan at iba pang mga ka-etchison. Ayan! So ayun na nga mga Lovey Dubs, mag-re-react talaga ang lola nyo ng bonggang-bongga ngayon dahil mga Lovey Dubs, isa na namang foreigner ang nabiktima nitong si Adora. Isa na namang Pinay na nagdadala ng kahihiyan dito sa aming mga Pinay or sa lahat ng mga Pinay na nakapag-asawa ng mga foreigner. But dahil sa mga nangyayaring ganyan, alam naman natin lahat na parami ng parami ang mga foreigner na naluloko ng mga Pinay na ito, ng mga ay, naku, kung andyan lang kayo, baka Anyway, mga Lovey Dubs, nagagaliti talaga ako dito sa Adora na ito dahil, ano pa ba ang hinahanap mo kay Mr. RJ? RJ ba yun, di ba, RJ? At si Russell, yung kapatid niya. Ay, RJ Russell at si Kevin. Ayun, magchichismis naman lang, hindi naman tama. Ay, tapos, naiinis ako sa kanya kasi, at first nanonood ako, it's very unbelievable na 25 million pesos binigay niya sa babaeng yun. As in, bonggang-bonggang 25 million pesos. Ganun talaga kayaman si Kano, no? Bakit nga ba ako naiinis sa babaeng ito? Unang-una sa lahat, mga Lovey Dubs, di ko kaya sikmurain na nagawa niya pang lukuhin itong lalaking ito. For the record, may apat siyang anak. Kung buot huna-hunaon, kung sa Bisaya pa, upat iyang anak. Diyos ko Lord, ang iyahang birlot ba yun? Grabe naka-warn-warn. You know what I mean? Like, warn-warn na siya kaayo. So, nga nung magbinuwang pa maka, why do you have to fool somebody that is being so serious to you? And not all foreigners ganun kagalante sa kanya, ha? Imagine, 25 million binigay niya dahil nga raw, bibili ng lupa, bigyan ang asawa niya ng 50,000, it's because para daw sa divorce, pa hindi na siya disulboy, or whatsoever. Kasi kung iisipin talaga ng bonggang-bongga mga Lovey Dubs, parang hirap-hirap paniwalaan ba na those amount of money binigay sa kanya, tapos ginanon lang niya. Tapos, nangyayari ngayon is, the money is out of nowhere na. Kumbaga, di na nakita, hindi na alam kung saan napunta. Ito pa. Itong babaeng ito, ang kinaiinisan ko lang talaga, bakit di mo pa yung harapin yung lalaki na nagmahal sa'yo ng tunay? Inahal ang apat mong anak na minahal ka ng buong buo, na pinauwi ka dahil ikaw pala isang OFW ba yun siya kung saan sila nagkakilala, blah, blah, blah. Pero bakit maukailangang lukuhin ng isang lalaki na bonggang-bongga ang pagmamahal sa'yo na sobrang totoo, binigay sa'yo ang lahat, binilhan ka ng lupa at ano-ano pa, ha? Why? I don't understand it. Ay, mga loves. You know what? I am not complaining, okay? Because my husband gives me everything. Hindi mayaman yung asawa ko. Hindi mayaman yung foreigner ko. Not like this one here, si Mr. Russell. Si Mr. RJ Russell. Hindi siya, you know what I mean. But mga loves, why? Why would you do that? Isa pa sa kiniinis ako mga Lovey Dubs. Bakit di mo magawang harapin yung tao na gusto lang naman niyang malaman kung saan na yung pera? Bakit hindi mo magawang harapin yung tao? Gusto lang niyang makipag-usap, ang dami mo namang mga arte. Sabi ni foreigner, kapag kailangan nyo nang gawin ng mga bagay-bagay, marami nang nagka-come up na mga kulastugan na gagawin mo. Grabe, no? Grabe yung nagagawa talaga nung hindi mo na alam ba kung paano mo haharapin yung isang tao or hindi mo na alam kung ano yung tamang isasagot mo. Dahil alam na alam mo sa sarili mo na wala na yung pera at hindi mo ma-explain sa kanya kung saan mo ginamit ng pera. I know mga loves, nagja-judge na ako ng bonggang-bongga, pero I'm just saying what I feel, okay? Alam ko wala akong karapatan na magsabi sa kanya na ganito, ganun, ganyan, ganyan. Pero tao tayo ba yun, okay? Mga tao tayo, naiinis tayo, nang gagalaiti tayo, lalong-lalo na yung mga katulad ko na nakapag-asawa ng foreigner. Minsan tuloy, yung mga foreigner, iniisip nila na lahat na lang ng mga Pilipina
ay ganun. Katulad sa kanya, manluloko. Alam ko, hindi ko alam ang totoong dahilan kung bakit siya nagkaganon, kung bakit ganon na lang, or asa na talaga yung pera. Pero sana, maging fair naman sana siya. Yun lang naman sana. Harapin niya yung tao, kausapin niya yung tao, hindi yung madami pa siyang mga ka-etchusan, mga chichiburichi na gagawin, magtitake ng medicine, sunog niya yung bahay. I don't believe mga labidabs na nasunog lang yung bahay niya, ganon na lang. I don't believe that. Because sabi nga ng foreigner, every time they are going into the time na kailangan nilang harapin itong mga ganito, ganyan, she always came up with something crazy na nangyayari. So I think there's something wrong with the head of that lady. I think there's something bothering her. Hindi niya masabi-sabi kahit kanino, I don't know. Ang sabi nila, baka nagda-drug, sabi nila, baka nalulong sa casino. We don't know, mga labidabs. Pero my point is, my goodness, may gulay naman. Harapin mo naman yung foreigner kasi kawawa naman. Minahal niya ikaw. Minahal niya yung babae. Hindi lang ikaw, pati apat mong anak, pati yung mama mo, pati yung mga kapatid mo, tinulungan pa nga niya. Tapos binigay niya halos lahat. He totally trusted you for everything that he could. And then, yan lang ang ginawa mo. It's freaking unfair. Okay? It's so unfair. Alam ko naman mga labidabs na choice niya yon. Alam ko na yun yung pinili niyang path. Alam ko na siya yung nag-decide nung ganun. Pero sana naman huwag niyang itodo ang kabulastugan niya dahil may apat siyang anak. For the sake of her kids na lang, dapat hindi siya magkakaganun. Everything has a solution. Hindi mo dapat sabihin na paharap ka, tapos pagkatapos niyan ay sasabihin mo na naman sa staff ni Papa Raffy Tulfo that you're going to kill yourself and ila-live streaming mo yan. That's something that is very serious. I think kailangan niya magpatingin sa isang doktor. Maybe ako din dahil sa kachismosa kong to. Pero, you know na, I'm normal mga labs. You know what I mean. So, ayun na nga mga labidabs. Yun lang ang masasabi ko. Kasi alam ko naman mga labs na hindi ko talaga alam yung buong kwento behind the everything. You know, behind the everything talaga. Hindi ko alam kung ano yung mga pangyayari yung hindi nila pinakita dun sa video. Pero, as for what I have seen, as for what I have saw, past tense, but yes. Siyempre, nasasabi ko yung mga nasabi ko dahil yun yung nakita ko. Nakita ko na wala man lang, ka-effort-effort, yung babae na i-explain dun sa lalaki na nagmahal sa kanya ng bongga, na nagbigay sa kanya ng pera. Imagine nyo ba yan mga loves? Million-million na pera ang binigay. Oh my God! Wala pa akong nakilala ng foreigner or even Pinay na mga kaibigan ko na may mga foreigner na binigyan sila ng ganung amount. I think the foreigner itself is talagang bongga, mayaman. I don't know exactly kung ano yung trabaho niya. Do sinabi niya yung kay Papa Raffy Tulfo something about computer and blah blah blah. So I guess he is earning that much na binigay niya talaga ng bonggang-bongga ganun. So yun na nga mga labidabs, ang payo ko lang naman, may papayo-payo tayo dito ha. Ang payo ko lang naman sa mga Pinay natin dyan, na mga kababayan no, na may planong makipag-meet or mag-asawa or mag-hunting ng mga foreigner. If makikita niyo yung foreigner na gano'n, na mabait, please mga labidabs, treat them well, treat them nice, be honest to them mga loves. Kasi yung mga foreigner ha, pag nagmahal yan sila ng bongga, magmamahal talaga yan ng bongga. I'm not saying na lahat ng foreigner ha, because may mga nakilala din ako ng mga Pinay na you know, may mga foreigner sila at mabait lang at first, then after that, wala na. Be honest na lang sa kanila, if you don't want the relationship to work then explain it. If you did something wrong, tell the guy, tell the person so that you will be helped, you know? Para naman matulungan ka, hindi yung ginaganon mo lang yung mga tao. Tingnan mo, di? Nakarating ka kay Papa Raffy Tulfo. Alam naman natin lahat ngayon na pag ikaw nagbinuang ka sa foreigner, bayot, ito ka kay Tulfo, padulong kay kabalo na sila, ma'am, sumbong kay Papa Raffy Tulfo. I don't know if Mr. RJ Russell is watching this, but this is my advice to him. Chachala. English, ha, English. To Mr. RJ Russell? Dude, just look for another woman. Just another woman in love. Just look for another Filipina. Just look for a decent, nice, and good Filipina. Like you said, you like one of the staff of Papa Raffy Tulfo. Go ahead. You know, because there's a lot of Filipina there that has a good heart, good mind, not like the, you know, your ex.
who is like, you know, crazy. So just move on. Whatever you want to do, if you want to file a case, and whatever happened to the case that you're filing, or whatever the situation is going to be after this journey with Raffy Tulfo, I hope that you will find your happiness. Char. Hanggang dito na lang ating reaction video. Huwag niyo kalimutan na bigyan ako ng thumbs up, mga loves. And if you want more chismis and mga labidas, please consider on subscribing on my YouTube channel. I will see you again in my next vlog, mga labidas. I love you all. God bless and bye! Adios!